aking channel, mga master. Bago po ako lalakad ngayong gabi, pupunta pa ako ngayon sa night dive. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo kung ano ang mga gamit ko sa pag-night dive, mga master. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po yung diving weight, tsaka ito yung plus light. Ito po yung mga rubber na binabalot ko. Itong plus light ko po ay underwater to, waterproof po. Pero mas minamaigi ko pong balutan siya ng rubber para ligtas in case man po na may magluwag sa mga uri niya o gasket. Ligtas pa rin po siya kasi may balot siya ng rubber. Ito po. Bali, babalutan ko po siya bago ako lalakad. Ito po ang tanga pagbalot dito, mga master. Ito po. Surat nyo po ng ganyan, mga master. Kahit po waterproof siya, dahil mahal po itong gatong closet, nag-iingat po tayo na pasukin ng tubig o masira para kahit paano po ipagamit tayo. So nabalot ko na po, mga master. Ang gawin mo, tatalian ko na lang ito ng rubber po. Ito yung kanyang head. Ganyan po. Yan. Then, babaliin po natin ito. Ganyan po. Tsaka ito. Tsaka lalagyan po natin ng kunting hangin. Kailangan po talaga may hangin siya para pag pumunta sa malalim, hindi po masyadong napipress yung loob ng plus light. Ganito lang po siya. Dali. Pag gusto nyo pong ingatan ng inyong mga mamahaling gamit, mga plus light, dahil mahal po to, kailangan po natin ingatan para hindi po tayo masiraan. Ah, yan po, na ano ko na po, na balot ako na, may hangin na po siya. Ito po, hangin. Ilayo ko po. Yan. Ngayon lang po, mga master, eh, papakita ko sa inyo ang ginagamit ko namang spear gun. Ito po ay malimitig itong gamitin sa araw. Pero pwede ko rin po siyang gamitin sa gabi, lalo ako kung mahirap isda. Ito naman po yung aking pinakamaliit. Ito po yung pinakamaliit ko na spear gun. Ito yung pinaka tinatawag kong junior ko na spear gun, 40cm. Ang pagkakaiba po nitong mga gato ko, na gato ko, na tinatawag po namin na auto birabira o auto load spear gun, mga master. Mas paborito ko po siyang gamitin kaysa sa mga ganito po. Kasi po ito, mga master, tika-tika. Kapag naitira mo siya, at naikasa mo na siya ng ganyan, at naitira mo siya isda. Kung may katabi man yung isda na o dalawa siya o tatlo, pag natira mo isa, uutlaw ka talaga, aahon ka talaga para tanggalin dito sa tunod niya, sa shop, uli. Hindi katulad po nitong autolog. Makakatira kasi lalit po, mga mga hanggat kaya po na hindi. Kaya malaki pong bagay po itong pana na gawa ko po, mga master. Dinisin nyo ko po to para kapag may mga tabi-tabing mga isda o danggit o rabbit fish, kahit ang isda po si Ralim na medyo babo naman, hindi naman umalis. Pag pumana ka po ng isa, makakatira ka po ng isa pa dahil po ganito po siya ka, ganito po siya magtrabaho, mga master. Papakita ko sa inyo. Kaya nasasabi ko siyang autoload o mabilis. Unahin ko po itong junior po. Itong junior po ay ginagamit ko lang po to pag medyo malabo-labo pa ang dagat, mga master. Pero ito po talaga ang aking malimit talaga ang gamitin, gawa ng medyo mas maaba to. Autoload din po to. Ito po talaga ang malimit kong gamitin lalo pag malinaw po ang dagat. Kapakita ko po sa inyo kung anong pagkaiba nito sa tika-tika. Tika-tika, ito naman yung autoload o auto-automatic. Kung talaga naman. Ito po siya. Ayan po. Ayan. Kaya gustong gusto ko siyang gamitin.
Dahil nakakatira pa ako ng maraming beses dahil mangkat kaya po nahinga ko. Ngayon tulog po siya kasimple. May butas po siya dyan, ikakawit niya lang po ng ganyan. Ito siya. Ito po. Yan. Pagkatira mo ng ganyan, at may katabi pa, hindi pa maalis yung katabi, pwede ka pang makakasa ulit. Sa paglalagay naman po ng huli, kunyari po ay napuno niya po dito. Nakaulimang piraso na po ang tulog dito ang isda. At gusto niya na pong ilagay dahil medyo mahirap na po isa ipihit pag i-balance. Lalim, dahil nabigat na po yung huli isda. Lalot, pumapalag po siya si lalim. Pwede niya po siyang kalagin. Pugutin na po dito. Hindi na po kayo magtatanggal dito mga master sa dulo. Dahil ito po kalupit tong spirgan ko ito na pang night dive. Pugutin niya na po ito ng ganito. Ito pong lagayan ko. Hila-hila ko po ito. Hila-hila ko po siya. Tabi ko po lang ito. Bali, ang tali po nitong baga ko ay nasa 15 meters. Haba ito. Ito po ay nakatali po sa baywang ko. Bali, hatakin mo po itong bangka mo palapit sa iyo dahil hila-hila mo ito sa malayo. Pagdating po, bubuksan mo lang ng ganyan po. Nakalutang po ito sa tubig, mga master. Nakalutang. Saka, yung tunod mo po, yung shaft mo po, andito yung huli. Hugutin mo po lang ng ganyan. At itataktak mo na lang po ng isda ng ganito. Ganyan. Saka, ibabalik mo po ulit ng ganyan. Siyempre po, pag nailagay nyo po yung isda dito, ilalak nyo po ito ng ganyan ulit. Tapos ituturok niyo may palayo sa inyo para kahit magtawag mo po siya, may takip, hindi makakawala isda. Ganun po siya kadali. Kaya, kung sa pabilisan po ng paggamit ko ng paghuli sa night dive, hindi po ubra ang tika-tika sa automatic na spear gun. Sa mga ganito po, gumagawa po ng ito pag gusto niyo. Napakadali po siyang gamitin, lalo pag malimit niyo lang gamitin. Junior pa lang po ito. Ito pa yung junior ko. Hindi ko magkasa ng ganyan. Ayan po. Oh. Ito pa yung aking segunda, pang segunda niya nakasa. Hindi ko pa po na masyad na isip up ito. Gawa ng medyo nakalimutan ko na dahil medyo kapurahan sa maraming trabaho eh. Ito po siya. Ito po. Ayan. Habis. Pag may puno na ng isda dyan, hilahin yung bangka nyo. Kasi, sabay itataktak lang na sa bangka. Yung ulit. Ayan. Ito po yung junior ko. Ito po yung malimit ko pong gamitin. Ito po ay deflapper. Puro deflapper to. Masima. Pero mas paborito ko po kasi ito kasi gawa ng abani ko to. Kahit na bumangon po sa buhangin, pag hinita ko siya ng ganyan, nakabuka pa rin. Hindi siya nasisiksika ng buhangin dito na nag-i-stack up. Ito rin po siya. Automatic din po siya. Turod din siya. Yan po. Mas mahaba lang siya. Ayan po. Napakabilis po ito para sabihin ko sa inyo mga master kung nasubukan nyo to. Dahil wala pa po akong GoPro o eh, hanggang dito ko pa lang muna ipapaliwanag sa inyo to mga master. Pero pag nagkaroon na po ako ng dumating na po yung aking in-order na camera, makikita nyo po kung paano magtrabaho itong aking spear gun sa ilalim. Ito po, katulad po ng junior ko. Ito rin po siya. Ito rin po, eh, butas po yan. Kawit ka rin po lang ganyan. Ayan po. Ayan po. Ganyan po siya kalupit. Ganun din po sa paglagay nun. Hugutin nyo lang po dito, nakalagay yung isda dito. Hatakin nyo, tataktak nyo. Bago nyo po tanggalin dito sa talak yung sa grabber yung shop, tirahin nyo po muna yung mga master at itataktak natin doon yung huli. Salot saka ilalak yung yung takit pintuan ng barkuan. Kaya po siya mas mabilis kumpara dito sa tika-tika. Kasi po kasi itong tika-tika sa gabi, kapag tabi-tabi yung mga isda at marami, hindi ka po makakatira ng sunod-sunod hanggat lalo pag matagal ang hininga mo sa ilalim, sayang na sayang po ang lubog mo po, lalo kung itong gamit mo. Kasi po ito, tika-tika. Pag nakatira ka, nag-release na siya ng ganyan,
aahon ka, tatanggalin mo pa yung huli dito, saka ilalagay sa tuhugan. Tapos, ibabalik yung huli siya dito. Kailangan mo siyang ilakoy sa trigger. Yan ang trigger mechanism. Sorry. Ganyan po. Yan. Igaganyan mo pa yung kanyang line. I-sit up po pa yung line niya sa ulis. Ganyan. Hindi di ba maraming trabaho pa pong mangyayari pabago ka makalubog si Allen. Hindi katulad dito, pag puno muna siya ng ganyan, itataktak mo na ng ganyan. Tan. O tulad sa spear gun. Madaling sa itak po mga master. Ngayon po ay lalakad po ako ngayong gabi. Bali, abangan na lang po ang huli ko may kung baka sakali po eh. Medyo malabo-labo pa rin po ang dagat. Pero magtataga po tayo para may pakita ko sa inyo po ang huli ko sa mga pang night dive. Gamit po itong mga automatic spear gun po, mga master. Ito po ang gagamitin ko dahil medyo baka may malalaki. Kaya lang kailangan ko malakas. Ito siya. Ayan. Pag alam niyo pong malakas na po ito, malakas. Pero pag nakukulangan po kayo at may malaki talaga makapal na isda, pwede niyo itong hugutin itong pan. Suporta. Ayan po. Ayan. Pwede niyo siya. Sigurado po, powerful na ito pag itinira niyo. Dahil ito ay may segunda na na rubber. Napakalas po. Kayang bumaon sa bato ng malalim. Yun lang po mga master, ang may mabagi ko sa inyo na isishare ko ngayong gabi. Abangan nyo na lang po huli ko mamaya. Pakita ko na lang po sa inyo yung huli ko mamaya mga master. Sa bago po sa aking channel mga master, sana po master, abangan nyo aking YouTube channel. Sana po ay subscribe nyo po ako at magkalimutan nyo pong mag-share at mag-like. Maraming salamat po sa inyo mga master. Abangan nyo na lang po yung aking video kapag dumating po. Makikita niyo po kung paano ito magtrabaho itong mga spear gun kong gawa. Pag gusto niyo po magpagawa, mag-PM niyo lang po ako. Gusto mong mag-PM ng mga spear gun na ito na automatic. Yun lang po mga master. Abangan nyo na lang po uli ko. Ay, nakarating din mga master. Medyo kunti ang hula rin ngayon mga kamaster. Hindi pa kasi talaga malinaw. Medyo malabo pa. Okay naman to, may paparang ito ulang. Hindi natin yung aking lock. Sabi ko yung aking spirga. Lock. Tatalo tayo ng ating mga maskara. Mga master. Lagi na huli mga master pukunti bawi na tayo susunod. Ating huli mga master, parang pang uramlaang pang ihaw mga master. Maraming mga tikunti ang huli, kailangan po natin magpasalamat kay God kasi kahit paano ay may biyaya tayo sa araw-araw ating halap buhay at tigit sa lahat po mga kamaster ay dahil lagi ligtas at brakas. Salamat po mga master.